Alab na Pagbati, Pilipinas. Narito ang nag-aalab ng mga balita mula sa Alter Media Network. Libo-libong kababaihan ang nagprotesta at nagdiwang sa International Women's Day. Anila, lalong lumala ang kalagayan ng mga babae sa ilalim ng isang presidenteng kontra mahirap at macho-pasista. May ulat si Bastin Adrias. Kapansin-pansin ang malalang kalagayan ng tinitirhang gusali ni Nanay Fe Crisostomo. Ang Vitas Katuparan Condominium ay proyektong pabahay ng National Housing Authority na itinayo noong 1991. Matagal nang pinapanawagan ng mga kapwa-nanay at mga residente ang pagsasaayos ng mga gusali sa Vitas Tondo. Ngunit ayon sa kanila, walang aksyon ang ginagawa ang gobyerno. Ang cost po ng aming unit dito sa fourth floor ay 80,000 lang po noong una. Pagpasok namin 80,000, siguro po hindi kayo maniniwala, 500,000 na po ang utang ng anak ko. Pag hindi ka po nakapagbayad ng ilang buwan, 3, 4, 5, pagka nagbayad po, nawawala po ang iyong ibinabayad. Hindi na pupunta sa arrears, kundi sa penalty at interest. Hindi na bago ang mga issue na kinakaharap ng komunidad ng Vitas. Dahil sa matagal na panahon na kanilang tinitiis kaaantay ng aksyon mula sa gobyerno, nagbuklod-buklod ang mga nanay sa ilalim ng Gabriela para sama-samang manawagan ng pagsasaayos ng kanilang tinitirhan. Ito rin ang panawagan ng iba pang kababaihan sa ginawang protesta noong Marso 8. Mahigit 5,000 ang lumalo sa pangungunan ng Gabriela. Masikit po kami apektado doon dahil lahat po ng budget sa bahay kami ang may hawak. May problema sa bahay kami, mga kananayan. Ang tatayan po, nagtatrabaho lang naman yan. Pero lahat po na sumasalo ng problema sa loob ng bahay ay ang nanay. Nanay daw po ang ilaw ng tahanan, pero kami mga nanay, walang tahanan, kahit ilaw wala. At yung asong ulul na yan ay parang karinderya na bukas sa lahat ng gusto mang himasok at binibenta ang ating mga isla, ang ating teritoryal na integridad at sagad-sagaring tuta ng iba't ibang dayuhan. Tumulak sila Pamendiola mula Liwasang Bonifacio, bit-bit din ang panawagan laban sa sunod-sunod na atake di umano ng Administrasyong Duterte sa kababaihan. Para kay Nanay Fe, ang pagsama sa pagkilos sa Marso 8 ay paraan para ipakita ang kanilang pakikiisa hindi lang sa kapwa kababaihan, kundi pati na rin sa iba pang mga sektor na lumalaban para sa kanilang karapatan sa kabuhayan at maayos sa serbisyong panlipunan. Kaya sa wakas, kami ay natapos sa maghapon na ito, pero sa mga susunod na araw, tuloy pa rin ang aming laban, lalo na ang aming pabahay. Imperialismo! Ibagsak! Ako si Bastin Adrias para sa Alab. Nanlalaban na ang pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings sa ilalim ng War on Drugs ng Administrasyong Duterte. Sa forum ng Manananggo Laban sa Extrajudicial Killings o Manlaban sa EJK, tumindig ang mga kababaihang naulila dahil sa mga pagpatay. Isa na rito si Nanette Castillo, ina ni Aldrin Castillo. Si Aldrin ay pinatay sa Tondo, Maynila noong Oktubre 2017. Mamatay na ganun-ganun lang, thank you. 32 years and 9 months yung pinalagaan ang anak ko, hindi ko pinalo. Bigyang baba rin lang ng ganyan. At walang nag-e-effort na mag-imbisiga. Sino-sino ba itong ready kintanyan na ito ng mga nakatakit ang mukha? Ayon pa kay Jose Manuel Jocno, founding dean ng De La Salle University College of Law, ang Tokhang Reloaded ay walang pinagkaiba sa naunang offline ng PNP. The Tokhang Relaunch utilizes the very same drug list that are required by Command Memorandum Circular number 16-2016. Ang problema, sino ba ang gumagawa ng mga listahan na yan? Sino ba nag-check ng mga listahan na yan? Samantala, isang candle lighting protest ang inilunsad sa Quezon City para kondenahin ang pagpatay sa mga bata sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Pinakahuli ang 13-anyos na si Aldrin Pineda. Ayon sa sumurender na pulis na si PO2 Omar Malinaw, nadapa lang siya at aksidenteng nabaril ang bata. Ngunit sa ulat ng Pinoy Weekly, sinabi ng isang testigo na tinutukan ng flashlight at sadyang binaril si Aldrin ng isang nakamaskarang pulis.
Kung paniniwalaan ang AFP, nasa 2,000 na ang mga miyembro ng New People's Army na sumurender sa gobyerno. Pero sa iba't ibang komunidad sa Mindanao, pinipilit umano ng militar ang maraming sibilyan na sumurender. May ulat si Jaja Nicosia ng The Breakaway Media. Napipilitan ngayon ang mga lumad at magsasaka sa Mindanao na lumikas sa kanilang mga komunidad dahil sa ginagawang persahang pagpapasurrender sa kanila ng militar sa bintang ng mga supporters o miyembro sila ng New People's Army. Ayon sa mga biktima, nag-umpisa ang malalang pandarahas ng militar matapos palawigin ang martial law sa Mindanao. Noong Enero 28, habang namamasada ang manobo ng habal-habal driver na si Ricky Olado, residente ng Barangay Ladayan sa Arakan, North Cotabato. Nangyari ang pamamaslang matapos ilantad ng kapatid ng biktima ang umano'y persahang pagpapasuko ng militar sa buong pamilyang Olado, kasama ng iba pang pinaghihila ang supporters o miyembro ng NPA. So ang nahitabo, nangtod nga katong ginakuan ng gimmick kung dili mi mo surrender, na ayaw mahitabo sa amua, patay or buhi, may dakon din nila, patay or buhi. So nahitabo ginagipatay nilang akong soon atong January 28. Sa bayan ng Compostela, Compostela Valley, nagsilikas din ang ilang pamilya ng tribong Matigsalog dahil sa takot na dulot ng persahang pagpapasurrender sa kanila at sa mga leader ng kanilang organisasyon. Nanong mag-surrender mangyod ta? Unsa manggihinong dahil nga kuwa mantay sala sa ilaha? Nanong mag-surrender mangyod ta dito sa ilaha? Nga dako mang kaita nga mag-uuma. Samantala, sa Lupon, Davao Oriental, may naitalang 4 na barangay kung saan pilit pinasurrender ng AFP ang mga residente matapos may napatay ng mga NPA sa Barangay Marayag. Nga pasundiron gyud mi kay kami supporter sa NPA balagi pugos mi nila. Pele mo nampatuon mi dito halos tanan tao sa tibuok Barangay Marayag, Kalapagan. Karon nga semana don Mariano na pod. Kay duha naman ka barangay kada adlaw na imo adto sa brigades. Sila hang kampo. Kinokondina ng Compostela Farmers Association at iba pang grupong magsasaka ang gumagrabing pandarahas ng militar sa paggamit ito ng fake surrenderies sa ilalim ng martial law. Kini nga kahimtang mas mo samot pa kini labi na ingon aning gadagahan ni pa surrender nga mga lehitimong organisasyon nga gipasurrender nga isip mga supporter sa New People's Army. Muna nga nabalaka na gyud ang katawhan karon sa kabukiran nga nagkadaghanan karon nga nagbakwit gumikan ini nga kahimtang muna. Nananawagan din ng tulong at pangunawa mula sa publiko ang mga bakwit. Dako gyud kay ning kadaot nga gihatag sa amo labi na sa among manginabuhi. Ako kay nga apektado gyud ang among kuan pagpanguma nga kanang dili man gyud ta sanay gyud sa syudad bitaw sa bukid naman gyud ta sa makaon. Makaon dito sa bukid, mamanggit na naandan. Kay una-una manggudiya, ang di makita, labi na sa mga barangay o kalungsuran, kay naamanggud sa patag sila. Maunang usay ka nang makaingon ang mga tao diri sa ubos, nga nanong nagbaba ang mga tao, di manggud nila mabati. Grabe na ang naaguman sa mga mag-uuma diri sa kabukiran. Jaja Nicosia ng The Breakaway Media para sa Alab. Samantala, pinabulaan na ng mga kaanak at kakilala ni Miles Albacin na NPA ang bagong graduate ng University of the Philippines, Cebu. May ulat si Dayan Gumanaw ng Aninaw Productions. My daughter is not a member of the New People's Army. She studied at Xavier University, Ateneo de Cagayan. And there, she was molded to become men and women for others. Mariing pinabulaanan ng mga magulang at nakatrabaho ni Miles Albacin ang bintang sa kanya na isa siyang miyembro ng New People's Army. Ito ay matapos arestuhin ng mga puwersa ng 62nd Infantry Battalion ng Philippine Army sina Miles kasama ang 5 pang mga kabataan noong Marso 3 sa Barangay Luyang, Mabinay, Negros Oriental. Sa inisyal na investigasyon ng Karapatan Central Visayas, naroon ang mga kabataan para tumulong sa pag-oorganisa sa Negros Farmers Association. Dili bago ang immersion para kang Miles. Nag-immersive sila sa mga lain-laing sektor sa Cagayan de Oro. Nagdako siya nga daghang mga pangutana nganong inani ang katilingban ma, nganong naigapalimus sa dalan, nganong naamay pobre.
Dagdag pa ng karapatan, wala umanong encounter na nangyari at planted ang mga baril na nakuha sa kanila. Duol ang mga militar sud sa balay ug giablihan nila ang mong balay ug dayon gipakanaog ug gignan nga surrender mo. So walay nakuha ng mga armas sa maong unom ka mga batan-on. Lakit na niini si Miles na naa dito. Walay taksa bisan gamay, no? Walay taksa bisan gamay. So ug nag-encounter ay ko ignag nagkalit sa kapa na lang ang tawag ng angus gamay. So to me, wala na nahitabo ang encounter. Okay naman siya. Ngunit kinasuhan pa rin si na Miles at ang kanyang mga kasamahan ng illegal possession of firearms and explosives at kasalukuyang nakadetene sa Negros Oriental Provincial Jail. Samantala, nagpalabas naman ng opisyal na pahayag ang National Democratic Front Negros Island na hindi miyembro ng NPA ang anim na mga kabataang hinuli ng mga militar. Kinundin na naman ang mga guro ng iba't ibang universidad ang utos ng AFP Central Command na i-monitor ang mga estudyante at paaralan sa Cebu. Andam na mo kining atubangon, andam na mong i-foil ang bisang unsang attempts sa atong military nga hadlukon, i-monitor ang mga estudyante on the pretext nga kuno mapugnan ang kining pag-recruit sa mga armadong komunista dinhi sa nagkalain pa nga universidad. Buo naman ang suporta ng mga kamag-aral, guro at mga kasamahan ni Miles upang agad silang pawalang sala sa mga di umano'y gawa-gawang kaso at mapalaya mula sa bilangguan. Free Miles Albacin! Free Miles Albacin! Free Mabinay 6! Free Mabinay 6! Free all political prisoners! Dayan Gumanao ng Anino Productions para sa Alab. 200 piso kada quincenas. Ito ang sinasahod ng mga nagpiket na manggagawa sa Hacienda Ramunda sa Silay City, Negros Occidental. Sa pangunguna ng National Federation of Sugar Workers, kinompronta ng mga manggagawa ang hasyenderong si Domingo Lacson na hindi umano nagbabayad ng sahod alinsunod sa napagkasunduan sa CBA. Ayon kay Tessie Arellano, isang manggagawa sa Tubuhan, halos wala nang makain ang kanilang mga pamilya dahil walang natitira sa kanilang mga sahod matapos ang iba't ibang kaltas. Ano kayo mo sa amon? 200 ang sinsinal? Bisan gaani puro kilo-kilo na hindi nakabuhi sa amon? Oh, paninsarada mayo, kagungwa ka de, misturya ka de. Inilapit din ang mga manggagawa ang kanilang mga hinaing sa National Conciliation and Mediation Board na bumisita sa picket line. At para sa ating mga balitang iglap, nagpiket ang mga progresibong doktor at health workers sa opisina ng Sanofi Pasteur, ang manufacturer ng kontrobersyal na Dengvaxia vaccine. Ayon sa grupong Health Alliance for Democracy, dapat managot ang Sanofi kasama ang mga opisyal ng DOH at ng Administrasyong Aquino dahil sa panlilin lang nito sa publiko at sa umano'y pagmamadali nitong tumubo mula sa Dengvaxia. Kinundena ng Ifugao Peasant Movement ang pagpatay sa lider katutubo na si Ricardo Mayumi sa bahay nito sa Kiangan, Ifugao. Aktibo si Mayumi sa pagtutol sa hydropower plants gaya ng Quad River at Santa Clara Hydro Projects sa Tinok, Ifugao. Matagal na anilang nakakatanggap ng banta ang napaslang na lider. Kahit walang batas, itutulak pa rin ni National Security Advisor Hermogenes Esperon ang pagpataw ng National ID System sa bansa. Nilaanan na ito ng inisyal na 2 bilyong pisong budget. Tutol ang mga progresibong grupo sa planong ito dahil anila, dagdag na paraan nito para supilin ang mga kritiko at pinaghihinalaang kaaway ng pamahalaan. Umalma ang mga magsasaka sa Hacienda Ramos sa harassment at tangkang pagpasok ng mga pulis sa bungkalan at protest camp nila sa Dasmariñas, Cavite. Binantaan pa umano ang mga magsasaka na nasa listahan sila ng mga taong minomonitor ng PNP. Umalma ang mga katutubong tumandok ng panay sa direktiba ng Department of Environment and Natural Resources na ipagbawal ang kaingin. May ulat si John Ian Alinsiaga ng Panay Today. Daan na ang katutubong tumandok sa Kalimit, Iloilo ang nagprotesta sa pagpapatigil sa kaingin, ang tradisyonal na paraan ng pagsasaka ng mga katutubo. Ang kaingin ay ang pagsusunog at pagtatanim sa mga piling parte ng gubat
para pagdamnan ng katutubong palay bilang kabuhay ng mga tumandok sa loob na ng ilang henerasyon. Kasi kung nagtot mo kinma kami, ay kakiingin kami ano ang korekto itaumok namon, ha? Basta kung kuroy bata ako, hindi kabilo. Lima estudyante ko, ha? May high school ako. Di kong pauta, kanyo kami kakaingin, kukukay kilo. Di paano isagod na magbata na mabe? Kung manakaw kami kontra mag-gobyerno. Kung makaingin kami kontra gobyerno, sagihin lang kami magto. Marso 7, na mapagkasundo ang magdialogo ang mga tumandok kay Mayor Alex Centeno at kanyang mga konsehales, ngunit hindi sumipot ang mga opisyal. Ayon sa DNR, kakasuhan nito at huhulihin ang sinumang magkakaingin. Ang mga kadinar ay dakpon kami! Ha? Sige nung kumagatom kami, sige hanama among obra kag tungka nama amotulat nga kaingin. Ha? Kung mapatay kami kagatom, tangin matyan ko ang sityo Marinas. Ipay nagbabawal ng DNR ang kaingin dahil sa dulot nitong pagbaha. Ngunit para sa mga tumandok, ang pangmimina, ilegal na pagtutroso at nabuhal ang mga dam, ang mayor na nabudulot ng pagbaha sa mga komunidad. Ang kalinog ay pagtatayuan ng Halaor Mega Dam, nalulubog sa mga barangay at magdudulot ng dislokasyon sa 17,000 katutubong mga tumandok. Nakatakda ang muling dialogo ng mga tumandok sa lokal ng gobyerno ng Kalinog sa Marso 12 para sa pag-iit ng kanilang demanda ng alternatibong kabuhayan. Ito si John Ayan Alansyaga ng Panay Today kasama ang Panay Sayon para sa atin. Samantala, patuloy na mga ngalampag ang mga magsasaka ng Northern Samar sa mga ahensya ng gobyerno hanggat hindi pa umano nasosolusyonan ang gutom at takot sa kanilang probinsya. May ulat si Lian Ponferrada ng Eastern Vista. Ganito ang tsura ng mga peste sa mga bukid ng Katubig at Las Navas sa Northern Samar. Bukod sa peste, inatake rin ng virus ang iba't ibang pananim na nagdulot ng pagbagsak ng ani at kita ng mga magsasaka sa probinsya. Isa ito sa mga nagtulak sa mga taga Northern Samar na pumunta sa Maynila at Ilahad sa Department of Agriculture at iba pang ahensya ang kanilang kalagayan. Stand with Samar ang naging panawagan ng mga magsasaka sa lakbayan nila sa NCR. Mula bagyong Yolanda, Glenda, Ruby, Amang at sakaya Nuna hanggang sa bagyong pinakahuli yung Ordua, yung mga inyugan namin ay halos hindi na makakuhanan ng sapat na ikabubuhay namin para sa araw-araw namin gastusin. Ayon sa mga opisyal ng Department of Agriculture, magpapadala sila ng mga opisyal para imbestigahan ang pagkasira ng mga pananim, bagay na ayon sa mga magsasaka ay patuloy nilang babantayan. Pero hindi lang atake ng peste ang ipinarating ng mga magsasaka. Nagpikit din sila sa Department of National Defense at DILG para ipaabot ang umanong lumalalang abuso ng AFP sa mga barangay nila. Ayon sa magsasakang si Gina Rosco, matinding harassment ang nararanasan ng mga residente mula sa mga sundalo. Binibili pa rin po namin na pagkain, gaya po ng bigas, ay kinokontrol nila. Limang gatang lang yung salok yung ipapabili sa inyo dahil kung sasabihin nila ay ibibigay daw namin sa mga NPA. Pabalik na sa Northern Samar ang mga magsasaka matapos ang higit isang linggong lakbayan. Anila, matugumpay nilang naipahatid sa mga ahensya gayon din sa mga taga-suporta nila sa Maynila ang kahirapan at panggigipit ng militar sa Samar. Mataas po ang aking moral dahil sa tapos na yung aming lakbayan, maraming pumunta dun sa amin, maraming bumisita at nagbigay ng mga donasyon, pagkain, mga iba-ibang sektor. Mula sa Eastern Vista, ito si Lian Ponferrada para sa Alam. Nanawagan ang iba't ibang personahe na palayain si Rafael Bailosis, ang mahigit 70 anyos na consultant ng National Democratic Front of the Philippines. May ulat si Abby Alinio ng Film Weekly. Nagsama-sama ang ilang grupo at mga individual noong March 3 sa UP Diliman para suportahan ang agad na pagpapalaya kay NDFP Peace Consultant Rafael Bailosis. Dumalo at nagpatotoo sa katauhan ni Peace Advocate Rafael Bailosis ang mga kababata, kaklase, nakatrabaho, kasamahan sa Sigma Rho at maging ang mga organisasyong bahagi si Karafi. Pag nagle-lecture ang teacher namin noon, pag sinabi niya sa teacher, "Ma'am, you are wrong. Ma'am, look at your book at page number. Wala kang hawak na libro."
para siyang Biblia. Ganun po siya noon. Kasi hindi siya nagtuturo sa salita. Nagtuturo siya by example. Ang sigaw ng mga manggagawa mula Luzon, Visayas, Mindanao, palayain si Karabi Bailosis, palayain ang mga bilanggong political. Naniniwala ang pamilya at taga-suporta na illegal ang pagkaka-aresto kay Bailosis. It's a political persecution case. Diba? Yan ang layunin. Kumbaga, basta tamputin ka, bahala na yung istorya. Gagawa ka ng istorya, kahit na incredible, basta ang purpose is makulong ka at hindi ka makalaya. Nangako ang mga dumalo na tutulong sa kampanya sa walang pasubaring pagpapalaya sa peace advocate. Ito po si Abby Alinio ng Film Weekly para sa Alab. At yan ang nag-aalab ng mga balita mula sa Alter Media Network. Ako si Nin Sapalo para sa Alab, alternatibong balita para sa katotohanan, katarungan at kalayaan. Alam ng katarungan, alam ng katarungan.